So ito yung ginawa nating upgrade version ng ating overflow. So sabi ko nga 3-in-1. Kasi ito katulad dito, yung mga small particles, ayan, yung mga lightweight yan, no, nakukuha niya na. So sa ilalim ito, so ibig sabihin yung mga dumi natin sa ilalim, yan, paunti-unti, yan, kinukuha niya. Then ito namang isang side na to, yung mga dumi naman sa gitna. So ayan yung kumukuha ng dumi sa gitna. Then ito naman yung kumukuha ng dumi sa ibabaw. So ayan, ayan kung makikita niyo yan, no, umiikot. So ito umiikot din yan, no. Ayan. Then ang ginamit natin dito, ayan, kung mapapansin nyo ito, lahat ng tubo ay uno. So nagkaroon tayo ng additional na splitter dito. So ito may tulo ito kasi hindi ko ito pinagdikit-dikit pa lahat. So magkaroon tayo ng T na uno din. Tapos ito ay onion patente para pag tinatanggal natin. Then yung flow ng tubig, makikita nyo yun. Lakas, oh. So ganyan. Ito naman yung single version. Ito yung single version. So ang dinagdag lang natin dito, yung T sa gitna. So yung original, ito, tapos ito lang. Then naglagay tayo ng T sa gitna para magkaroon ng panghigop natin sa ilalim. So yan, makikita nyo yung tubig. Oh. Yan. Kaya nga, itong ginamit natin dito, sa kilid nagkaroon tayo ng rain bar. So ito may rain bar tayo rito papasok. Pero yung tangke natin medyo malaki. Ito, katulad nito, yung motor na ginamit kong pandemo dito, ito ay, yan, 3,000 liter per hours. So 33 watts yan, no? Napakataas niyan. Then yung ito, makikita niyo yung tubig yan, ang lakas. So yan. So kumbaga, itong demo tank natin, napakaliit nito. Ito ay 20 gallons lang. Kaya kung tutusin, sobrang bilis ng pag-akit ng tubig. Pero kaya niya. So, ito dual. Yung dual na ginawa natin, kinukuha niya yung gilid, then kinukuha niya yung ilalim. So, kumbaga, ano na to, 3-in-1 nga, sabi ko. So, kumukuha sa ilalim. Although, yung mga, ano, kaya niya lang. Kasi yung mga small particles naman, yan, katulad niya na yun, mga inihigop niya na yun. So, hindi naman yung lahat ng solid, hindi pa rin niya kayang kunin. Pero at least, part of it nakukuha niya. Yung isa sa gitna, kasi yan, so nadagdagan natin ng T dito. So, sa unang video natin, makikita nyo, yun pa rin naman. Kung ano yung video natin sa una, yun pa rin naman yun. Kumbaga kung paano natin ginawa yun. Nagkaroon lang tayo ng additional na T sa gitna. So, hoping mga kahabi, itong ginawa nating upgraded version na to ay nabigyan kayo ng idea na kung malaki ang inyong tangke, masyadong malakas yung pump, kaya naman. Kasi ito nga, sabi ko, itong tinesting natin to, napakaliit ng tangke na to. Actually, dapat dun sa motor na ginamit natin dito, dapat ito ay nasa 175 gallons tank or up. Kasi masyadong mataas yung ating motor. Pero makikita nyo, yung tubig, nare-retain pa rin. So, hindi siya umaapaw. The more na lumalaki yung tangke nyo, isa pa sa mga siguro, pwede ko sabihin sa inyo, the more na lumalaki yung tangke nyo, dapat yung inyong overflow ay tumataba rin. Lumalaki rin. So, pwede kayong gumamit nito sa mga 100 gallons, pero yung pataas, much better na ang gamitin nyo na, ay yung mga didos. So, sabihin yung mga tubong mas malaki na dyan. So, hoping mga kahabi nakatulong tong ating bagong version ng ating ginawang overflow na walang butas ang tank. Salamat ng marami sa inyo mga kahabi.